Hello! Welcome back to my channel! Alright, konting business and stock news po muna tayo ngayon at pag-uusapan natin si GMA7 kasi ang site po ni GMA7 ay nanalo na po sa usapin ng trademark ng Eat Bulaga! Tignan po natin ang usapang Eat Bulaga kasi po sa hindi po sa inyong familiar, siguro naman po wala po sa inyong tagabundok po dito at familiar na po kayo sa nangyayari sa Eat Bulaga, di po ba? Nung May po kasi, di ba, nagkaroon po ng exodus, no? Yung mga host po ng Eat Bulaga ay umalis na po sila sa tape, no? And si tape po, sila talaga ang may-ari ng Eat Bulaga at sila ang may kontrata with GMA. Ayan, at ang mga original host po ng Eat Bulaga ay nandun na po sila, no? Sa kabilang channel at meron na po silang bagong program po doon, no? And ang irony po nito, nagkataon po na nag-expire din po ang trademark ng Eat Bulaga. Kaya po ang dami po nila nag-apply, pati po si Tay, pati po sila Joey De Leon ay nag-apply po sila na sa kanila po mapunta ang trademark ng palabas na Eat Bulaga. At ito na nga po ang desisyon. Nag-grant na po ang renewal na certification registration ng Eat Bulaga trademark. Kanino? Ketape. Ayan. So, ibig sabihin, pwede na po talang diretso na pong gamitin ng GMA7, no? Kasi si tape with contract pa rin with GMA7. So, diretso pa rin nilang magagamit ang pangalan na Eat Bulaga. Ayan. At masaya-masaya po ang kampo ng tape po dito, no? Ayan, pero ang sabi po ni Joey De Leon sa kanya pong Instagram account, okay, sa inyo na ang renewal ng Eat Bulaga, pero amin na numeral. Ibig sabihin, si GMA, yung bagong show pa rin po, no, nila Tito Vic and Joey, nasa kanila pa rin po ang mataas na rating at mas mababa po ang rating ng original show under GMA7 kahit na nasa kanila ang name ng Eat Bulaga. Ngayon ang tanong, makakabawi po kayo? Magandang balita po kaya ito para sa GMA7. Ayan, actually po ako po, personally po, hindi po ako bullish sa GMA Network. Ngayon, as a business po, napakagandang business po ng GMA7. Hindi sila makain ng kapital. At ang lakas-lakas po nila mag-generate ng cash, ang lakas-lakas po ng returns nila, compare po sa assets po nila and equities and everything. Ibig sabihin po, napakagandang business. Kaya alam po, kung titingnan po natin yung kanya pong revenue, kung pag-aaralan po natin, mataas po siya nito mga period po na to, di po ba? And yung previous niya, noong 2021, mataas po sila. Siyempre, nawala po si ABS-CBN, nawala po yung kalaban nila. And noong last year po, 2022, syempre kasagsagan ng eleksyon, kaya mataas po. Pero nung nawala yung eleksyon, tingnan nyo naman po, nung nawala yung eleksyon, after na po na mawala yung mga political ads, bumagsak na po ang kanilang revenue at dire-diretso na pong bumabagsak. Ano po? So, ano po ba sa tingin po ninyo? Ako po, hindi po ako talaga bullish kay Eat Bulaga. Ang nakikita ko po talaga dito, babalik na po sila sa numbers po nila. Kumpara po sa dati na nandyan pa si ABS-CBN, babalik na po sila sa 16 billion. I think around 16 billion lang po ito annually dati, no? Ayan, naglalaro lang po sila ng 16 billion annual revenue before po nawala si ABS-CBN sa picture. And based po sa tinatakbo po ng business nila, mukha pong dyan na po pabalik po yan. Kaya po ako, ang opinion ko po dito, dapat po ito bumalik na po ito sa mga 5 pesos level. Yan po ang prediction ko po. No? Unless na mali po ako ng aking pananaw po sa GMA7 na baka sumipa ulit ito sa second quarter, third quarter, ganyan. Hindi po natin masasabi. Pero ako po personally, hindi na po ako bullish for the reason na kumapako. Ibig ko sa disrupted na po kasi ang business po ng television. Paliit na po ng paliit ang mundo ng television para lang po sa akin pananaw, at kinakain na po ito ng ibang ng internet po, ng social media, ng streaming. Yan na po ang umaagaw ng ating attention, no? And yung mga advertisers po kasi, diyan na rin po sila papunta po talaga ng kanilang pera. Diyan na po nila pinapasok sa social media, diyan na po nila pinapasok po sa mga social media po, ang mga advertisement nila sa mga Google, sa mga Facebook, sa YouTube. Kasi po, mas targeted. Katulad nga po ng sinasabi ko po sa inyo dati, no? Pag nanood po ako ng YouTube, hindi po sila magpapakita
ng commercial tungkol sa shampoo. Tingnan mo naman, bibigyan mo pa ba ako ng commercial sa shampoo? Saan ko gagamitin ang aking shampoo? Ayun po, mas effective po talaga at mas cost effective po ang mga advertisement dito po sa mga social media. Kaya siguro at tingin ko po dito, mababawasan. And malaki rin po ang nawala po sa kanila nung pag-alis po ng Eat Bulaga or ng original host ng Eat Bulaga. Of course, bababa po ang ratings po niyan, no? Bababa po in general po, hindi na po nila maabot ang dati pong nilang ratings po, no? Kahit yung mga bagong host. Of course, magiging respectable po siguro ang numbers po niyan, pero hindi na po katulad ng dati. So another bad news sa akin lang pong palagay. Kayo po guys, ano po sa tingin niyo? Alam ko favorite na favorite po ito ng mga dividend investor dahil ang laki-laki po nila magbigay ng dividend. Sobrang ganda po kasi mag-generate ng cash flow po ito. Pero I really believe na this is stock is a shrinking business. Nagsishrink ng business not unless mapapakita po nila na kaya po nila mag-imbento ng bagong stream ng revenue, source ng revenue, source ng income na hindi po related sa kanilang TV at radio. Hindi ko po alam paano po nila gagawin yan. No? Okay po guys, ano po tingin niyo? Kasi kung kaya po nilang gawin yan, sana po noon pa nagawa na po nila. Pero hindi po nila nagagawa. So I think, no, lalo na po ngayon na challenging time, wala po ako nakikitang evidence po talaga. Well anyways, yun lang po ang aking opinion. I might be wrong. Sana po mali po ako para naman po may yung mga kaibigan po nating dividend investor magtiba-tiba pa rin po dito. Pero tingnan po natin anong mangyayari po, no? So opinion ko lang naman po lahat po na ito. Pakishare nyo po ano naman ang naiisip nyo sa GMA7. Open-minded po lahat tayo dito. Mag-ano po tayo, mag-exchange po tayo ng ideas. Maraming salamat po sa ikinig ninyo. Good evening po. God bless. Bye-bye.